Siyensya na kayo. Ikaw talaga pwede pumasok. Sir, siyensya na. Bawal po talaga. Ikaw pwede. Sige na, tingin lang dyan. Tingin lang nyo. Siyensya na. Ma'am. Bakit, ma'am? Ah, papasok po ako. Ah, bakit po, kuya? Ano po bang nangyayari? Ma'am, naka-lockdown po ang hospital. Bakit po naka-lockdown? Kanina lang po dinikit pati po ang barangay, lumaksan po. Kaya wala po pwedeng pumasok. Ma'am, ang report po sa amin para maiwasang pagkalat ng virus na TSV. TSV? Paano nagkaroon ng transistemic virus dito? Ma'am, hindi ko po kayo masasagot. Sumusod lang po kami sa utos. Pero sir, kilala niyo po ba si Dr. Annalyn Santos? Ma'am, pasensya na kayo. Ma'am, pasensya na kayo. Hindi ko po siya kilala. Ma'am, sige na po. Bawal po talaga pumasok. Pasensya, pasensya na po talaga, ma'am. Pasensya na po. Sige na po, ma'am. Sige na po. Sige na po. Hindi ako talaga pwede. Pasensya na po kayo. Sarado na yung gate. Pasensya na po kayo talaga. Prevention is better than cure. Ito ang sitwasyon ngayon sa San Regado Medical matapos ang hinihinalang kaso ng transistemic virus o TSV. Upang mapigilan ang pagkalat ng virus na ito, isa sa ilalim ang naturang ospital sa isang lockdown. Ito po si Pet Narvasa para sa KTN News. Doktora Salvador, Nurse Bioli, siguraduhin lang natin na maayos yung kalagay ng mga tao ngayon. Ha? Annalyn, ay, Doc, kamusta ka? Okay lang ako, Doc. Naghahanap lang ako ng signal. Gusto ko po sanang kamusahin si Nanay. Medyo mahirap yung signal dito. Kaya nga po to. Doc, okay ka lang? Bakit nahihilo ko eh. Doc, mainit ka po. Parang nalalagnat ka. Lalaking na ubuhan ako. Pangalan niya ay Gerardo Cabrera. Gerardo Cabrera? Gerardo Cabrera po. Siya'y nakainuman ni Mang Idoy. Sino si Mang Idoy? Doc, si Mang Idoy po yung pasyente namin kanina. Yung namatay po kaninang madaling araw lang. Tapos meron po siyang positive symptoms ng TSV.